Los Angeles Clippers nagpamalas ng hindi kapanipaniwalang big comeback kontra sa Washington Wizards. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng alinman sa kanilang mga superstar, ang Los Angeles Clippers ay nagpakita ng isang pambihirang fight back matapos matambakan ng 35 points sa laban nila kontra sa Washington Wizards. Medyo nakakagawian na ng Los Angeles Clippers sa mga comeback wins or coming from behind wins this season. Subalit, sa isang ito ay gumawa sila ng isang kasaysayan dito sa NBA. Ang hindi kapanipaniwalang big comeback na ito ng Los Angeles Clippers ay pumapangalawa sa pinakamalaking comeback win sa kasaysayan ng NBA noong 1996. Ang tanging kupunan na nagmamay-ari ng pinakamalaking comeback win sa NBA ay ang Utah Jazz. Nagawa nila ito noong 1996 matapos nilang makabalik sa 36-point deficit kontra sa Denver Nuggets. Sayang di ba, isang puntos na lang pala at Clippers na sana ang nagmamay-ari ng pinakamalaking comeback wins na ito sa NBA. Ang big comeback win na ito ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Los Angeles Clippers. Pinagbidahan nito ni Emil Coffin na score ng 29 points habang si Luke Kennard naman ang coming off the bench na nakapag-ambag ng 26 points kabilang ang mga big time shots na binitawan niya sa laban na yun. Ang big comeback win na ito ay nagpapatunay lang na kagaya ng kasabihan, bilog ang bola. Ang pinaka nakakahanga dito ay nagawa nila ang big comeback win na ito without their two superstars in Kawhi Leonard and Paul George. Or siguro kahit si Paul George na lang, dahil alam naman natin na matatagalan pa naman talagang makakabalik si Kawhi Leonard. Baka siguro sa postseason pa. Ang panalong ito ay nasundan pa ng talunin ng Los Angeles Clippers ang Orlando Magic 102-111. Mukhang na-inspired sila sa pagkapanalo nila kontra sa Washington Wizards. Kagaya ng nakagawian, total team effort pa din talaga. Balance offense at defense ang ginamit nila para talunin ang Orlando Magic. Unahan pa din ito ni Amir Coffey na umiscore ng 19 points, Luke Kennard na merong 17 points at Nicholas Batum na merong 12 points at 7 rebounds. Sa kabilang balita naman ay gayunpamang very active nga itong si Brad Stevens sa mga trade talks at madaming teams ang nagiging interesado sa sentro ng Boston Celtics na si Robert Williams. Naniniwala ang mga rival executives ng Boston Celtics na hindi makikinig ang management ng Boston sa trade offers para kay Robert Williams. Bagkos ay iko-consider si Robert Williams as untouchable sa kupunan kabilang nila Jason Tatum at Jaylen Brown. Nasir Little, malamang tapos na para sa season na ito. Dahil sa shoulder tear na natamo nito kontra sa Minnesota Timberwolves, pinangangambahan ng Portland Trail Blazers ang natamong shoulder labral tear ni Nasir Little na kung saan ay meron ng breakout season. Ipinahayag ng Blazers ang injury ni Nasir Little ng walang timetable para sa kanyang pagbabalik this season. Subalit ang natamo niyang injury ay ang tatapos sa kanyang produktibong taon. Ang Portland Trail Blazers ay nakapagtala ng 7 wins and 5 losses sa buwan ng Enero na kung saan ay nag-a-average si Nasir Little ng 13.1 points, 7.5 rebounds at may 45 field goal percentage na may 40% outside shooting sa buwan ng Enero. Magiging malaking kawalan nga naman ito para sa kupunan ng Trail Blazers. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo at kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page, Marl Hoops. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga latest kwentuhan natin. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts. Just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye-bye.